Kasunod ng pagre-resign ng tatlong MMFF Executive Committee members, pinatikos naman ni Direk Eric Mati ang sistema ng pagpili ng films ng festival organizers na pumapabor daw sa interes ng big film outfits. Yan ang chika ni Nelson Canlas. I use the term garapal because no one seems to care about the questions that arise from whatever mandate that they give. Ang tinutukoy ni Direk Eric Mati ay ang sistema ng naging pagpilis ng Metro Manila Film Festival 2017 entries. Kamakailan lang ay inanunsyo ng MMFF na base sa script, apat na pelikula na ang pasok sa festival. Ito ay ang panday ni Coco Martin, Almost Is Not Enough ni Jeneline Mercado at Jericho Rosales, The Revengers ni Vice Ganda at Pia Wurtzbach, at ang Love Traps, #FamilyGoals ni Vic Soto at Don Solueta. Hindi napili ang script ni Direk Eric para sa pelikulang By Bust. I'd rather that I hear MMFF say it out straight. We only want major studios because that's what everyone wants. And let's, wag na kayo mag-submit. Why not go for development unlike any other film festivals worldwide? Ang MMFF o Metro Manila Film Fest po, hindi lang po ito about artistic excellence. Unfortunately, we are mandated to raise funds for the beneficiaries of their industry. And therefore, yung box office component yan is not something that we can just negate. Nagtataka rin si Direk Eric kung bakit wala man lang nagtanong kung bakit biglang nag-resign ang tatlong MMFF Execom members na sina Ricky Lee, Rolando Tolentino at Kara Magsanok Alikpala. Sa isang joint statement, sinabi ng tatlo na walang kinalaman ang kanilang pag-resign sa pagpili ng MMFF sa apat na pelikula ngayong taon. Nagpasabi na raw sila ng kanilang intensyong mag-resign bago pa i-anunsyo ang apat na pelikulang pasok sa MMFF 2017. Gayunman, sinabi rin nilang hindi sila sang-ayon sa paniniwala ng ilang Execom members na malalaking film outfits lang ang pwedeng mag-produce ng blockbuster at ang paggawa ng isang pelikulang kikita sa takilya at mga quality films ay hindi eksklusibo sa mga malalaking film studio o independent film outfits. We respect that. That is their prerogative. Wala naman po tayong yun po ang paniniwala nila. No? But let me just say na number one, hindi pa po tapos yung selection process eh. Pagbigyan natin yung proseso, then judge us by December if we made a mistake or not. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.